another Saturday Moto Feature, and today we are very happy to do this Moto Feature kasi nasa labas kami. Yes. Look at our background, yes. Diba? Close to nature, and nasa na ba tayong Lupalo? Somewhere in Tartaria, silang! Well, here is my friend, Kapwa Rebel Rider, si Doc Marj! Thank you! Thank you for letting me feature your very newest, bagong labas sa 2022 model ng Kawasaki. Yes. And una kong tanong pala, Doc, why have you chosen this bike, the Kawasaki Z900 RS? Okay, I have a penchant for classic bikes. Mm. So, mahilig talaga ako sa mga mukhang luma na motor. So, ito yung lumang bago. O, kasi hindi naluluma, kasi luma na. Classic na classic. And talaga. I think it fits my riding style and my personality. Okay, because you came from the Honda Rebel. Yes. Diyan kami nakakilala ni Doc Marj sa Honda Rebel. Kaya siya naging Rebel. Mm, dati pinanunod lang kita ngayon. Ganun ikaw na dito. Yes, oo nga. So, ano ba yung matanong ko lang, what was your very, very first bike? My very first bike actually was a Barako. Wow, oh. Tubong Barako, yes, pala si Doc. Dating tricycle driver din. Hindi, kasi ang father ko used to own that bike. Tapos yeah. He wanted me to learn how to ride. Yes. Bikes. So talagang tubong two-wheel rider ka na talaga pala. Matagal na. I remember my father, nung bata ko, tinatali pa ako. Kasi baka makatulog daw ako, so tinatali niya akong gano'n. So, ano ka rin pala? Professional back rider ka rin pala? Yes. Bata pa lang. From front to back. Kasi maliit ka pa sa front. Oo nga. Tapos from back to front ulit, diba? Correct. So, ito, this Kawasaki, as you said nga, na parang ito yung napili mo after the Honda Rebel 500, mm-hmm, right? Mm-hmm. So, sa big bike, ang unang big bike mo talaga is the Honda Rebel. The Honda Rebel. So, after gaining your confidence from there, you shifted to a higher CC. Yes. Higher CC. Ano naman, I also used the bike ni husband. Ni Docket. Yung Suzuki 650 niya. Gained a little more confidence. Okay. And then from there, eto na. Ang storya ng aming buhay sa pagmumotor, nag-start yun as a joke really. Kasi diba, boys would always want big bikes. Yeah. So he dreamt of a bike. Sabi ko, dapat meron din ako. So he bought me a Vespa muna. Happy wife, happy life. Kaya hindi mahirap magpaalam sa akin pag rides eh. So ito na nga ang napili ninyo. From the 500cc to a 900cc. Wow. So Doc Marj, as I've researched, mm-hmm, the Kawasaki Z900 RS, na gaya na sabi mo, the RS means retro style. Retro style, yes. Was really, actually guys, inspired with the Kawasaki Z1 noong 1972. So ganon kaganda yung design niya. Yes. Kasi 1972 pa, nire-replica pa rin hanggang ngayon. Mm-hmm. Pero in a different manner lang, kasi do the modern technology that they have. Yes. Siyempre, kailangan updated tayo, mm-hmm, sa ating makabagong panahon. Mm-hmm. Pero they retain the look of the retro style classic. Mm-hmm. Ito yung sinasabi ko nga sa marami na ito yung modern classic. Kaya mo makipagsabay sa mga modern, bikes. Yes. Pero kung gusto mo rin ng kasama mga classic, kaya rin siyang... Kaya. O, pang ano nga ito, pang gentleman's ride. Yeah, parang best of both worlds ang nakukuha mo. Kumbaga sa ano, sulit. Sulit siya. Gaya ko lagi ko sabi sa mga ibang features ko, ang Kawasaki talaga laging sulit. Actually, ito parang kamag-anak nito yung sports bike na Z9. Mm-mm. Kaya lang iba lang yung tuning nito. Ito. Medyo so, chill rider. Mas chill rider siya. Pero malakas din siya. Pag hinini mo, bibigay din niya sa'yo. Wow. Yun pa rin talaga. Nandun pa rin si Kawasaki. Oo, nandun pa din. So, let's talk about the specs of the bike and yung experience mo sa features ng bike. Mm-hmm. So, ang ating front kasi is a dual disc brake. Yes. Diba? Kawasaki. Made by Kawasaki. And at the back is a Nissan naman. Yes. Single disc brake. Single. So, kamusta naman ang ating braking system? Kapit naman siya. Kasi both has ABS, di ba? Yes. It has ABS, mm-hmm, at saka traction control. Yun ang ano niya sa... One of the features ito is the Kawasaki traction control. Yes. Talk about suspension. Sa ating harap kasi, guys, is the inverted front fork. Ano yung nafe-feel mo sa suspension niya? Actually, maganda ang play niya, no? Coming from a cruiser bike. Of course. Siyempre, parang... Alam natin yan.
night and day yung difference ng dalawa. So I really enjoy riding this bike kasi hindi katagtag. No? So the play is very good. Compared with the rear suspension then, kasi the normal rear suspension, they have two suspensions. Mm-hmm. But ang kakaiba na feature ng bike na to, this is the single nga na horizontal back linked suspension kung tawagin nila, yes, na nag-iisa lang siya. And malambot siya, surprisingly. Actually, based on my research din, do, na ang nakakatulong dito, kaya gumagaang din yung bike because of the central concentration, yun, nakakabawa siya ng bigat. Parang ano siya, bottom heavy siya, yes, na bike. Yes, yes. Sa gitna yung bigat niya. Kaya very, ano eh, lady rider, yes, friendly. Pero in terms of suspension sa ride naman, anong effect nung, syempre, yung dalawa compared sa isa? Maano siya, maganda yung play niya. No, sa mga humps. Minsan nga pag may angkas ka, be, pag di ka maingat, sasayad ka din talaga. So, but it is adjustable. Adjustable naman. Yun ang maganda sa kanya, pwede mo siyang i-adjust. So kapag may back ride kayo guys, pwede natin adjust. Bigasan, pagka medyo ikulang at pwede medyo kinulang sa high, lambutan para pwede mas maabot at bumaba. Yes. Nice. So with the engine, ito na. Ang engine, bakit pinagkakaguluhan ng Kawasaki Z900 RS? It's because of its inline 4. Yes, yung diba? Tunog niya makina pa lang. Makina pa lang. Tunog niya. How many cc is this one? 948. Oh, cc. Biruin mo, binawasan pa. 948 pala. Diba? So, parang sabi ko nga, this is parang classic look, pero power, binibigay din niya. Yes. And of course, liquid cooled tayo. Liquid cooled, no? Siya. So, maski nag-ride ka, hindi siya mainit. May konting init, but you know, the typical the normal bike. But it's not uncomfortable. And the exhaust. Siyempre, itong bike ang una tinitingnan ng mga exhaust. So, ngayon naka-stock pa siya. No? Right now, naka-stock pa siya. Pero, yung tunog niya is iba kasi. Dahil nga, inline 4 siya. Yeah. So, masarap. Maganda na pakinggan. Mm-hmm. Makina pa lang, makina guys pa lang. Kumbaga doon pala na-appreciate mo na yung tunog pa lang because of the makina. What more if you have an upgraded exhaust? So, talk about tires naman. Siyempre, importante rin ang mga gulong. Diba? For safety purposes, diba? Mm-hmm. Dapat magandang klase. This brand is Dunlop. Ang kasama niya. Both are 17 in size, pero mas mataba ang iyong likod. Nasa 180 by 55 siya, guys. Yes. Kaya gumaganda lalo ang bike pag malaki ang gulong sa puwet. Yes. Pampapogi yan. Pampapogi. Points. Yes. I just wanna shout out pala to MPG Minocao Performance Gear for our jersey. Yes. Diba? Ang kokak version. At kokak para sa mga parang mo version ng Minocao Performance Gear. Yes. And of course, para tayong nag-endorse, no? Maraming boots from Stitch Sole. Thank you. Shout out to Stitch Sole and Minocao. Okay, let's talk about seat height. Yan ang pinaka-importante. Oo. Ano muna ang height mo? Ang height ko ay 5'3 lang. 5'3 lang talaga. Wala na idadagdag. Wala na, kahit gusto kong dagdagan. Wait lang, dahil nag-boots siya. Ilang inches yung boots mo? Parang 2 ang inano dito, ang dinagdag ni Stitch. 2 inches. So this, the height of the seat is around 32 inches. 32.3 inches, yes. Oh, pero abot mo, can you show them kung... Actually, even without the boots, abot siya eh. Mababa din yung suspension, malambot eh, no? So it helps. It helps also if you have a 2-inch boots. Yes. From Stitch Sole again. Pero siguro without the boots, siguro most likely naka-confident, confident tip to. Mm-hmm. Pero with that seat at height of 5'3", di ba, sabi mo, confident ka dyan sa upo mong yan. Mm-hmm. Confident siya. At saka tawag dito, what I like about this bike, dahil bottom heavy siya, di ba? Madali siyang itayo. Pag nagkamali, guys. Pag nagkamali ka nga dito, baka mauna ba siya? So, one feature of this bike is yung weight. Lightweight. Yes. Siguro nakatulong din, guys, kasi yung feature niya na single suspension lang siya sa likod, nabawasan ng weight. Mm-hmm. Yung nasa in center pa, low gravity, nasa gitna, kumbaga nasa center. So, you, without, actually, pag umupo ka, nakikita mo na yung shift ng weight. More so pag inano mo, sinama mo yung... So parang hindi kayo hirap na hirap. Hindi ka magagano-gano. So yun, add plus one din yung guys na the weight is
magaang lang. Mm-hmm. It's around 219 kilograms. It's manageable for your height and, yes, and stance, di ba? Yes. And ang ating gas tank is how many? Actually, isa to sa mga favorite features ko dito, di ba? Kasi laki ng gas tank niya. Oo. Oh, oh. 17 liters. So, malaki na kaysa doon sa ating Rebel. Mas malayo lang yung mararating. Kaso parang feel ko mauubos ka agad sa 900 plus cc to. Oo, oh, yung displacement. Oh. What you love about this bike is the big tank. The big tank. It makes it look bigger. It makes it chunkier actually. Tapos parang, dun ko nga na-realize eh, di ba? Kung mga sport bikes may fairings, eto siya may tank. Eto yung nagdadala sa kanya. Ito yung nagdala talaga. Tank talaga yung nagdala sa kanya. Biruin yung way back Z1 from 1972, they retained this. Yes. The teardrop shape, yes, na tank. So, eh, talagang iba yung design nila dyan. Kaya tumagal hanggang ngayon, di ba? Yes, hanggang ngayon talagang gusto nila. Binabalik-balik nila siya lagi. Nice. So, yung ground clearance ito, alam ko, it's around 5.7 inches lang eh. Mm-hmm. Pero, yung ano naman niya, ground clearance, is it okay? Okay naman. Siyempre, hindi mo naman siya, yung off-road, no? Off-road ng ano. Uh-oh. Although, I see, no, sa mga ibang nag-reviews na pwede siya sa light off-road lang. Yes. Uh-oh. Pero kahit may angkas, nasubukan na ba itong iangkas ka ni Dokken? Nasubukan na ako yung angkas ni Dokken. Nasubukan na rin yung iangkas yung aming daughter dahil... How is it with angkas? Yun nga, you might just need to adjust the shocks a bit kasi pwede kang sumayad. Kasi ganun nga, single suspension. Pero malambot siya. Yun yung matutuwa ka sa play niya. So, hindi siya matagtag? Hindi. So, this is really perfect for talagang road touring. Yes. Kahit malayo ang North Loop, pwede? Pwede. So, magpaplano na kami. Schedule na ba? Speaking of loop, no? Yes. Upright kasi yung riding position nito is very comfortable. Oo, with the handlebar. Komportable. Komportable ka. Oo. So, Rebel kasi medyo naka-scooch tayo ng konti. Yes. Wala na siguro pag medyo matangkad ka. Oo. So, eto hindi siya ganito. Ayan, Doc. Explain to me naman the handlebar. Ano ba makikita natin dito? Okay. So, dito kasi medyo may konting upgrade sa tayo. But typically, syempre we have the lights. Mm-hmm. Signal lights. Signal light. Horn. Turn signals. And then, this one is the... Ano to, sa modes. Sa modes mo. Select. So, ito yung nilagay na lang to for the aux lamp. Oo, kasi may mga modes siya. So, simple lang din siya, guys. Mm-hmm. Tapos dito, syempre, kill switch, starter. Oo, simple lang. Then you have the adjustable din na mga ano. Yes, so ito, very ito pa nagustuhan ko dito, yan. Malambot ang ano nito eh. Tapos na-adjust. Assist and slipper clutch na rin yes. kasi siya, diba? Tapos, na-adjust din sa mga katulad natin na malitang kamay. So, yes. And of course, pati yung brakes, yan you can adjust. Yes, na-adjust din siya. Oo. So, anong susi pa nito? Siyempre, kailangan old school pa rin, diba? Old school pa rin. Diyan pa rin siya. May susi pa rin talaga dapat. Then, what can we see in the instrument? Dito, meron tayong, of course, what I like about this is, it combined, diba, yung classic and saka yung modern dahil meron siyang panel dito. So, open natin. Yun, TFT pa siyang maliit dyan. Yes. So, you still have your speedometer, the RPM mo, diba? Yes, and then of course dito, you have the may clock, tapos yung gear indicator, meron tayo. Then dito yung odo. Oh, kulang ka na ng gas, no? Inuubos talaga ni Doc. Ganun talaga inaantay ko si Doc, kaya naman karga. Joke. They retain the classic look of the instrument of the panel, diba? Yes. So, but with the modern additional feature of the gear indicator, which is very hard din kapag wala yan minsan, yes, diba? Lalo na pag bago. Bago. Oo. So, this is a 6-speed, di ba? 6-speed, yes. Uh-oh. 6-speed siya. Tapos, ito, yung ilaw, di ba kanina na naka-off siya, nagbe-blink. Oo, parang kasama siya sa safety feature. Ah, nice. So, ayan. So, Doc, ano yung mga upgrades na ginawa mo na sa bike mo? Unang-una dito. Oo. Sa atin. So, kasi ito, it comes with yung lalagyan ng plate. Kawasaki have that. Pero, tinanggal namin and instead, nilagyan namin siya ng windscreen. Which is easier. You can put your RFID. Oo. So, ito mo nilagay. Ano ba ito, bakal? Ay, plastic. So, pwede guys. Mm-mm. Pwede guys lagyan. Mm-mm. Then, siya. Of course, ito, ano na to, LED na. Oh, yan. Pero, nagpalagay kami ng kusina dito. Okay. So, dalawa magkabila nakita ko nga. Mm-hmm. Then, of course, we had the auxiliary. Para sa mga malilinaw ang mata. Yeah. So,
Nalilinaw mata, auxiliary. Then you have the crash guard. Crash bar. Tapos ano ang tawag dito? We wanted to make the bike unique, yung akin siya. Kasi yung totoo, may color kami na gusto eh. But the special edition, hindi siya pumunta sa Pilipinas kasi one color hindi sila year. Naglabas. Hindi sila naglabas dito. So this is the metallic blue. Yes. Ito lang lumabas dito. So I opted for the blue pero I asked that I wanted to make my bike unique. So we had a little decals. Decals yeah. Na to match the color. Yan. Tapos, ito kasi blacked out yung tires. Pero dahil nga maarte ako, pinalagyan ko ng silver dito para at least magkaroon siya ng hint. Magkaroon ng kanyang unique character. And the lights nito are all LED, diba? Yes, LED. Tama. Nice. So, ayan. So, overall, ano naman masasabi mo sa riding experience mo with this Kawasaki Z900 RS? Sabi ko nga kanina, diba, it's a fresh start for me, no? Parang yes. It's night and day compared to the Rebel that I own for a year. Mas upright siya, mas comfortable ang riding position niya. The handling, surprisingly, is maganda at saka easy. It's a big factor na lightweight din siya for you. Yes, dahil nga bottom heavy siya, it's relatively mas madali easy. For your height and yes, your for my height. Tapos, parang medyo kaya mong itulak ng paa mo. And the power, hindi kinulang. Ay, hindi talaga. O, sinabi dito 900, doon sinungaling 948 pala siya. May dinagdag na 40 cc. Almost 1,000 na siya. Siguro yung tuning niya kasi is different. Yes. Pero, ano siya eh, for me, it's a relaxed bike na has the spunk. So, you can recommend this to even lady riders out there because as nakita nyo naman, hindi rider. Yung iba kasi they opt for the 650. Kasi that one is much lighter than this one. Kasi syempre, this pero nung minupuan ko siya, for some reason nga, no, relatively feel easy. Mas feel ko siya. Parang, di ba ganun nga yun? Huwag ka daw uupo. Mahal eh, pag naupuan, di ba? Correct. Pero so, it's good. It's so, a nice bike. Overall, this is a good bike for you. And how much mo nabili? It actually costs around 664,000 pesos. Oh. Where? Saan yung binili? Sa Wiltec. Wiltec in Cabanatuan. Ang layo po na. From north to south, talagang hinahanap nila. Alam mo, nag-ride lang kasi yun eh. yung mga group rides talaga na yun. Minsan nagkakagulat. Nabudod na ba kayo? Anyway, ayun nga, gaya nga sabi ni Doc, this Kawasaki Z900 RS is a retro style, modern classic. So, kung ikaw ay tipong mahilig sa vintage and classic look, but still want that modern feature ng makina because makabago na ngayon. Yes. At saka, for practical reasons, you want your bike in always in good running condition. At saka, ano siya eh. Parang what I like about it is hindi siya masyadong parang hindi ko maraming iisipin. Oo, no? Kasi simple lang. You can just enjoy and ride. Kunti lang ang mga accessories na dadagdag. And the essentials are there. The essentials are there. Kulang na lang saddle bag at saka improve na lang ng exhaust. Ito na lang. Next time. In-enjoy ko pa yung ano niya eh. Yung pagkanaked muna niya yung itsura. Diba? Well, anyway, any last advice, moto tips for our viewers and riders out there? Okay, sa akin, if you're thinking of getting on a bike, the best advice really is to sit on it and experience it, no? You will learn a lot, okay? Marami kang matututunan by riding a bike and it's really, a good way to empower women to ride. At saka, masaya siya eh. Oo nga. Masaya siya eh. Masaya siya. Nag-900cc na siya eh. From 500 to 900. Pero ano lang talaga, I think what helped me transition into a bigger bike is yung experience and training, di ba? Oo, yes, safety, of course. Sorry. Safety rin muna. And of course, learning the specs of the bike before buying it. Yes. And actually, making it, dapat feel mo eh, dapat one kayo ng bike. And what I always say, dapat mas matapang ka sa bike mo. So, ikaw masasabi mo ngayon, mas matapang ka sa bike mo ngayon. Oo. Kayang-kaya. Ano talaga eh, you choose the bike that fits your riding style and your personality. Exactly. Hindi mo kailangan ng maraming nakakabit sa bike kasi hindi mo ma-maximize. Tama. Diba? Simple lang. Simple yun lang. Simple lang kasi kung tao. Yes. Simple, pero rock. Diba? Rock, dog. Yes. Anyway, thank you so much, Doc, for letting us feature yung kabago-bagong labas niya, Z900 RS. Hininaan ko na talaga kitang siya. Kitang-kita sa Odo. Sa Odo, 200 plus pa lang, diba? Yes. So, marami pang riding adventures si
Doc. Yeah. And I know na may enjoy niya pa tong bike na to ng matagal-tagal. Yes. Kasi nun-north loop pa kami. Oo, kasi pag hinila ni Inday, kung saan nakarating. Yes! Yun. So yun guys, kung bago ka lang din sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. Follow me at Facebook and IG as well. And laging paalala ni Inday Rider, alam ni Doc yan. Yes, kailangan. Think safe, ride safe. Thank you guys. Bye!